looking for Amazon account manager. Tapos yung salary was dollars. Tapos parang sabi niya, parang they will provide training. My name is Mimi and welcome to my home base story kung saan lagi tayo nagsishare ng mga bagong videos regarding work from home and earn from home. Kaya naman kung bago kayo dito sa ating channel or dito sa ating page, please consider subscribing or following us. Ayan, so guys, isa sa mga nabanggit ko na work from home jobs and favorite topic ko actually is ang pagiging virtual assistant. Now, nabanggit ko sa mga previous videos natin na maraming different kinds of VA. And one of the highest earning VA is yung mga Amazon VAs. So for this video today, we're gonna cover ano yung ginagawa ng isang Amazon VA, how and where kayo matututo na maging isang Amazon VA, basically how to start, and ano yung mga requirements, and syempre, how much can you earn as an Amazon VA. And dahil wala naman akong personal experience sa field ng pagiging isang Amazon VA, I invited someone who is already an Amazon VA. She's been an Amazon VA for 2 years now. Nag-start siya, guys, as a customer support. And within just 2 years, she's already the director of business development for her client's Amazon business. Wow. And meron siya mga VA under her. So, I'm really excited for us to have on our channel, Nikki B. Hello, Nikki! Hello, everyone! And to Miss Mimi, thank you for having me here to share my story and journey with you. And excited talaga ako to share ako ano yung opportunity na meron sa pagiging Amazon VA. Kaya hello sa mga subscribers. Ayan. So, Nikki, can you share with us what is an Amazon VA? I get that question a lot. Amazon kasi is like Lazada and Shopee. Wherein people can register on the Amazon website to become sellers, to sell their products, and gagamitin niya lang yung platform ni Amazon. So, I work with Amazon sellers, so mga tao na nagbebenta ng products nila on Amazon.com. So basically, an Amazon VA is an account manager providing administrative services to Amazon sellers. Yung client ko ngayon, na matagal na kami together. Parang relasyon. 2 years na kami. 2 years na kami. And he's in Canada. Ang arrangement ko naman sa kanya is day shift ako sa kanya. Wow, nice. Sana all pang-umaga. We've heard of Amazon VA, and there's also Shopify, dropshipping, e-commerce VA. Anong difference? Lahat naman sila e-commerce platform, pero many people would like to sell on Amazon. Why? Because they want to take advantage of the traffic. When people go to Amazon and they search, let's say, testosterone booster, they're not just looking for information, but they already have an intention to buy. Ang pinakaiba niya is, yun nga, yung platform itself. Ano naman yung mga requirements when it comes to skills, experience? Kailangan ba special yung gagamiting equipment, ganyan? As an Amazon seller VA, we provide niya administrative tasks. Saka dapat maalam ka rin sa mismong Amazon. And of course, computer literacy. Second naman, marami rin nagtatanong sa akin, kailangan ba perfect yung English ko? Well, ito kasi depende to sa type of work mo. Kasi generally, Amazon VA jobs are 80% non-voice. You don't need basic English. I mean, yung tinuro sa atin sa elementary, high school, hindi mo kailangan ng mga highfalutin words, mga big words. Tayo lang mga Pilipino yung masyado conscious yun. Masyado tayong conscious sa English natin. Pero sila, walang pake. Basta nagkaintindihan kayo. Pak! Go! Yeah. Teamwork, team player. Because right now, I work with 11 Amazon VAs in our team. So, syempre, proper coordination. Wow. Are those all Filipinos? Yes! Love na love nila ang mga Pinoy. Love nila. Na-cover mo yung requirements saka yung ano, yung job role. So we had like a peek din kung ano yung mga ginagawa or ano yung mga tools na you have to work with. Yes, tama. And yung laptop, kailangan talaga laptop kasi may nagtatanong din sa akin, pwede daw ba yung tablet nila or pwede ba yung smartphone.
I would always tell them na invest kayo sa ano, kahit hindi naman sobrang high-tech na laptop. Minimum of i5 na laptop, tapos at least sa akin naman at least siguro 2 gig na RAM. Okay na 'yon, pero kung kayang 4 gig na RAM with the software naman, you don't need to worry yourself about getting those. Sila dapat yung magbabayad ng ganun kasi business nila, yung gagamitin sa business nila. Bibigyan lang nila tayo ng access. Si client dapat mag-provide. Yes. Access lang sa atin. Where did you learn all these skills? Kasi it's not, you know, it's not just out there. Like me, matagal ko ng topic talagang gusto kong i-cover itong pagiging Amazon VA. But I feel like I cannot provide the exact information. Ayan, kaya nga, you're here today. What can you share? Like, where did you start? Saan kami pwedeng maghanap ng information on how to start? How can we be an Amazon VA? Where do we learn these skills? Ayun. Naghanap ako. Siyempre, friend natin si YouTube, si Google. Edi hanap naman ako, how to be an Amazon VA. Then, Miss Mimi, na-overwhelm talaga ako kasi ang dami. Sabi ko, oh my God, nalilito na ako. Sino bang susundin ko? Member din kasi ako ng Online Filipino Freelancers Facebook group, yung OP. What are the odds na naghahanap ako ng information about Amazon VA? Then, on that same week, nakita ko yung post ni Coach Lish Aquino sa OP. She was offering a course, a masterclass for that. Sabi ako, pinalaw ko kagad siya, tapos chinek ko yung sales page niya. So, nung binasa ko yon, sabi ko, okay. Tapos, I saw the modules na ito yung ituturo. So, 8 weeks na course. And ituturo lahat yon from A to Z. Oo, so, parang na-excite ako na, okay. Tapos, 2 days ko siyang pinag-isipan. At kasi parang, syempre, parang first time ko kasing mag-i-invest sa Coach Lish of Amazon Nation PH, guys. Nandun ko siya unang na-meet. Tanda ko pa, July 27, 2018. Pumunta ako sa BDO. Pinakawalan ko yung pera ko, tapos kinuha ng pera ko. Tapos parang pinicturean ko kagad siya. Tapos sinend ko kay Coach Lish sa mismong personal account niya. Sabi ko, Coach Lish, I already sent my payment to the ASVA masterclass on the 6th week. Nakakuha na ako ng client. As in yun na, siya na yung, up until now, siya na yung client. So, 8 weeks yung ano class. On the 6th week pa lang, nakakuha ka na ng client. Wow, ah, effective. So, November 17, 2018, kami nag-interview. Yung same day na yon, hinire niya ako. Tapos, nag-start ako September 18, kinabukasan. Kaya yun yung work anniversary ko sa kanya. So, gusto kanya talaga on the spot. I found my match talaga. There's, you know, after one rejection, I found the one. Guys, if you want to start learning Coach Lish, they're offering you masterclass. Andun na lahat, wala na kayong, hindi nyo na kailangan mag, you know, mag-browse ng different free classes online. Kompleto na. It helped Nikki B land her client. Kaya ako nag-start ng sarili kong YouTube channel, yung Nikki B Vlogs, kasi I wanted to share my journey sa mga tao na hindi alam, and surprisingly, ang daming may hindi alam ng Amazon VA opportunity. And ito yung bonus, Miss Mimi, kasi may nag-reach out sa akin na sabi niya sa akin, ate, nakita ko yung ano mo, video mo about sa Amazon VA, interested ako. Tapos sabi niya, nag-enroll na rin ako. A month after, it was July, nag-message ulit siya sa akin. Sabi niya, ate, nakakuha na ako ng client, $10 per hour. Beginner siya. Fresh grad. Doon lang din niya nalaman yung Amazon sa masterclass. Hindi ka na mag-aala na parang, what are the odds? Tapos ayun na, parang domino effect na siya. Katawa, you can be happy for them. Kasi ikaw yung, kumbaga, parang naging tulay. Diba? How they got there. I guess a question on everyone's mind at this point is, what is the range? What's the ceiling? Ano yung pinakamababa na pwede naming ma-earn? The usual rate or the range is $500 to $1,000 per client. Yung kay Faye na $10 per hour, ano yun eh, parang special case din yon. Pero it's, ano yun eh, parang it gives you the idea na it's possible eh. Nung I started with $4 eh. $4 per hour way back in 2018. Iba-iba tayong journey. And with Jelsie, yes, naman, she got $5 per hour. Mm-hmm. And ano pa lang siya, she's a student. So, ngayon, siya yung nagpapaaral sa sarili niya. When I interviewed one of my subscribers,
seaman siya before. So, sanay siya sa malaking sweldo. So, nung tinanong ko siya, syempre, tinanong ko, gusto mo ba i-share? Magkano yung ano mo? Ganyan-ganyan. Sabi niya, Miss Nikki, hindi naman sa pagmamayabang, pero sabi niya, 6-digit na ako. Ano na ako ba? Sabi niya, oo, Miss Nikki, pero 3 yung clients mo. Puro sila part-time. Pinapakita ko lang sa inyo yung iba't ibang perspective, iba't ibang possibilities. Ayun, nakakatuwa lang na tama ka doon. Mas successful pa yung mga subscriber. Diba? So, yeah, Amazon VA, guys, is definitely one of the highest, if not the highest earning VA niche sa ngayon. Kasi, yun nga, Amazon, even in during the pandemic, has a huge growth, diba? This course, this class, how does it help you, like, makahanap ng client? I heard there's a partnership with Multiply Me. Sa partnership namin, we have a special link na binibigay sa mga students lang ni Coach Lish. Na kapag dun sila nag-register, Multiply Me would know na galing siya sa ano, sa Amazon Nation, and they would prioritize with the partnership with Amazon Nation. The starting would be around 40,000, which is sabi na $800 with benefits pa kasi para silang agency eh, and they're part of a community of $1 million sellers, Amazon sellers. Tapos may benefits pa, may 13th month sila, then may, alam ko may HMO rin sila na pinoprovide. So guys, if you take their classes, they're partner with Multiply Me, and si Multiply Me, meron na silang sellers or clients na, ayun, pwede kayong i-match up doon, diba? Syempre sa lahat naman ng job, diba? May mga masayang araw, may mga hindi masasayang araw. Can you share with us, what do we need to know? Syempre, apart from the six-figure salary. Chos! Sa akin, best is, ngayon na, nag-start kasi ako as nag-iisang VA ng client ko. So, at first, I had to do everything. Pero, that experience kasi molded me into what I am the person today. Na ngayon, I'm training people. I'm not doing any of those stuff anymore. I'm focused on the high-level activities na ni client. Mm. It also gives you technical skills. I get to help other Filipino VAs then na ma-reach yung potential nila. Best part is, since supplement siya, I get supplements from our clients every 3 months. Free products, why not? Mm. Diba? Tapos may HMO pa kami. So, ano talaga, parang dream come true siya. And Amazon VA, it gives you growth. It's something to look forward to. Iba yung talagang alam mo na, ay, ito, pwede ko itong ma-reach in a certain time, di ba? At that certain time, I can help other people. Siyempre, may mga bad days din. What is the worst experience? Oh my God, I thought I was gonna get fired. Kasi siyempre, baguhan ka eh. Parang, hindi mo intention magkamali. Pero minsan may malilingatan kang bagay tapos it would cost them their business. Oh my God, dumating na siya sa Amazon, nag-live na yung listing, bumibili na yung mga tao. Then, we were getting messages. And that's just one. So sabi ko, okay, parang sabi ko, okay, refund. Okay, I'll manually ship a new one for you. So, listen. Then, after another week, dumami ng dumami yung mga reklamo. Oh my God, tapos to the point na nagpo-post na sila ng reviews sa mismong list. Oh my God! Tapos parang sabi niya, Nikki, what happened? Get to the bottom of it. Oh my God, what have I done? So sabi niya, oh, what do you plan to do? So sabi ko, first sabi ko, I really apologize. Parang sabi ko, it's my fault. I didn't double check on it. Ganyan, ganon. So, na-resolve naman, nabalik. Pero yun nga, the damage has been done na nandun na yung mga one-star reviews. So, wala kaming way kundi galingan na lang sa next reorder. And yun nga, sana hope na maraming magustuhan yung product namin para matabunan yung mga negative reviews. Yun yung mga hindi nila nakikita na parang they see me as successful, na parang I seem to have it figured out. Pero hindi. When I was starting out, syempre, you would struggle. Don't fear mistakes. Pero yun nga eh, when that happens, it's a defining moment for you. You're gonna own up to your mistake, rise above it, and fix it, and you know, do something in the future para ma-prevent siya. Siguro yun talaga yung down point in every career, yung magkakamali ka. Yung confident ka, saya-saya mo, tapos biglang mali pala, tapos nasa mga customers na ganyan. Actually, nangyari na din yan sa akin. And alam mo yun, nahihiya ako sa sarili ko. Ganun yung feeling ko. Yung mga ganung moment, nakaka-down talaga. Pero, take it as a learning experience. Lahat tayo dumadaan dyan. Especially dito nga sa shinare ni Nikki is, as an Amazon VA, delikado talaga. You have to be careful with the products na ilo-launch ninyo. Ayan.
So tips, Nikki, on being a good Amazon VA or any tips in general for our viewers? You'll never know kasi unless you try. Nag-invest ako sa course. Ang goal ko noon was mag-ROI ako, saka magkaroon talaga ako ng client na magiging happy ako. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Kasi yung rejections, tapos parang pag nagpasa ko ng application, crickets or hindi na lang sinisim. Oo. Kaya parang may mali ba sa akin yung ikakwento. Pero, you know, those moments, it happens talaga eh. But you have to keep moving forward. Just because nahihirapan ka, it doesn't mean na failure ka. No, you're a work in progress. You're just experiencing bumps along the way. And you just have to keep going, see through the process, trust the process. And eventually, you will land the client. Ang saya-saya ko sa ginagawa ko ngayon. Oo, and kitang-kita talaga namin yung energy mo, Nikki. Sobrang nagsha-shine through sa camera na, okay, I'm here, come on, join me. Pero hindi, sobrang natutuwa talaga ako. And I really like the energy that you're projecting to us na, alam mo yun, kahit ako, nakukonvince ako na, lipat na lang kaya ako ng Amazon VA, no? Start ko na tong class na to. Let's go na. Nikki, invite mo yung mga viewers natin to join you in Amazon Nation PH. Ah, yes. So for those listening, if you want to level up and if you want to learn how to become an Amazon VA, you have two options. You can do it yourself. You could do free trainings on YouTube or Google. Or, you know, join Amazon Nation, enroll in their masterclass and be part of a growing community, a supportive community of experts, intermediate, you know, and beginner learners like you. Na yun nga, every time you experience bumps along the way, meron kang mapagtatanungan. I invite you to check it out dun sa ibibigay ni Miss Mimi na link. Yes, guys, the link will be down below on the description box. Check nyo, ang dami tong like testimonials, experience. Sobrang nakaka-empower for me. Yung kwento lang ni Coach Lish, like how she started and, you know, yung mga struggles. It's all in there and that could be your story too. So you can check it out, guys. Ayan. And you can also check out Nikki B's YouTube channel. Like, she has so much to share with her journey, hindi lang sa pag-Amazon VA. And, you know, her journey as yung career niya, diba? And how you can have your own success story too. Thank you, Miss Mimi, for this chance. Sobrang na-starstruck ako ngayon, to be honest. Thank you so much, Nikki, for visiting our channel. And I'm really looking forward to having you again sometime in the future. Ayan. Thank you so much, Nikki. Thank you, everyone. Okay, and there you go, guys. Sana nagustuhan nyo yung topic natin today, no? It's such a big chunk of information from Nikki. I hope it helps you in deciding whether Amazon VA can be a good career path for you. If you have any other questions or kung may na-miss kaming topic or anything, just put it on the comment section below so we can check it out. And guys, thank you so much again for watching and staying with us until the end of our video. And I will see you again next time for another work from home or earn from home video. Bye!